asawa ko, ay matapang din yun. Advice pa rin, sige lang, tuloy pa rin sa laban. Basta pag may laban, lalaban ako. Anak ko, napanood nila ako sa TV lumaban, yung panganay umiyak. Sabi ko, sige, susunod, lalaban tayo ulit. Pero mananalo. Sa asawa ko, sa anak ko na mananalo ako itong laban ako. Mahal na mahal ko sila at magpakabait sila ngayon. Hindi ko sila pababayaan. Mahal ko sila higit pa sa buhay ko. Kung laban, okay na, nabuti at naibalik doon sa laban na yon. Kasi nung kinabagahan, pina-check up ko na rin. Buti nga daw naibalik. Kasi kung hindi naibalik, mamamaga ang labas ng operasyon. Basta ako ilalaban lang. Good luck na lang kung sino man yung maglalaban ko. Iba ako pag nasa loob na rin. Nagiging halimaw po ako dun. Yun yung pinakagustong-gusto ko. Sa aking motivation ko, makalaban ko lang po yung mga malalakas na tao. Masaya-masaya na ako. Matalo mat manalo ako. Makalaban ko sila. So, napakasarap na yun lang yung hinahangad ko. Kung anong para sa kanya, lahat ko naman natutunan na eh. Sasabayan ko na lang siya. Kung anong gusto niya, sa baba, sa taas, kung mag-wrestling man, pwede man take down siya, okay? Sabi ko lang, good luck sa'yo. Sana walang madisgrasya sa laban na to. Siyempre, isa siya sa veterans. Isa siya sa idol ko. Saludo ko sa kanya. Siyempre, sa ring, hindi kami maaaring maging magkaibigan muna. Kumbaga, lahat ng best ko, kung ano yung man yung mailalabas ko, gagawin ko. Minsan lang natin makita sa larangan ng palakasan ng isang atleta makakalaban ang kanyang idol. At ngayong gabi, makakalaban ni Mark Gatmaitan ang isang halimaw. 18 years old lang itong si Mark nung una niyang napanood si Caloy Baduria na lumaban sa loob ng cage. Oh, at sabi niya, Anton, simula nung napanood niya si Caloy Baduria, sinubaybayan na niya yung career noon. So, isa to sa mga pinakagusto niyang fighters panoorin, pinakagustong fighters na hangaan. So, yun. Wala nang ibang mahihiling pa si Mark dito kasi isa sa mga idols niya daw niya, kakalabanin niya at okay na sa kanya yung feeling na yun. Sinabi niya, it's an honor to be in the cage with his idol, the bad boy, Caloy Baduria. At matagal nang lumalaban itong si Mark Gatmaitan pero sa mga ordinaryong laban lamang. 2002 when he first got into MMA but he wants to make a name for himself dito sa URCC. And not shying away from competition, sabi naman niya, ready siyang lumaban, pero na-surprise daw siya na si Kuya Caloy daw ang kanyang kakalabanin. Pero, sabi nga niya dun sa ating video, nagiging ibang tao or nagiging halimaw daw siya sa cage. Pero nung nakausap natin siya kahapon, Anton, napakabait naman ito ni Mark Gatmaitan. Oh, napakabait nga nitong si Mark, ang kanyang inspiration, ang kanyang mga anak. He has 5 children and this fight, inaalay niya sa kanyang mga anak. Trabaho nitong si Mark Gatmaitan, actually, escort siya. Kinukuha siya ng mga artista bilang escort. At isa nga sa mga artista na naging in-escortan nitong si Mark Gatmaitan ay si Vic Soto. Pero kung bodyguard ka, syempre, kailangan mong lakasan ang loob mo dahil pag ito, mga kalaban mo, isang halimaw na katulad ni Bad Boy Caloy Baduria, nako, kailangan handa kang makipagsabayan dyan. Oo. Siyempre, Caloy, not shying away from anybody. Sinabi naman niya na, I need to fight, or basically, I want to fight. Still chasing gold. Gusto pa rin niya maging kampiyon. At looking forward daw siya dun sa rematch with Chris Hoffman. Basically daw, yun daw yung gusto niyang laban na mabawi. Nung huli nating napanood dito sa URCC, itong si Caloy Baduria, that was in April 23, 2016, sa URCC 27 Rebellion. The fight was stopped after the second round dahil merong inindang shoulder injury si Caloy Baduria in that fight for the vacant URCC light heavyweight title. Pero feeling ni Caloy Baduria, kung tumagal pa yung laban, nanalo siya doon. Oo, yun nga. Yun naman yung magandang storya na pwede natin buuin pagdating dito sa light heavyweight division. At syempre,
I know Chris Hoffman would be watching this fight. At marami siyang pwedeng tingnan dito sa dalawang to, sino man ang manalo. At magbubukas din to ng opportunity or at least mas lalawak yung playing field pagdating sa light heavyweight division. And speaking of Chris Hoffman, the URCC light heavyweight champion, na depensahan niya ang titulo kontra kay Arvin Asintado Chan. He won via TKO in the second round noong June 25. And guess what? Ang coach ni Mark Gatmaitan ay si Arvin Asintado Chan. Yun yung ano, yun yung napakagandang story. Adding, kumbaga, a little flavor dito sa story na to dahil itong si Kaloy, he saw himself winning dun sa laban nila ni Chris Hoffman. At ito namang siguro pwede nating tawagin na protege itong si Arvin Chan, itong si Mark Gatmaitan. Eh, nakaharap na rin itong si Chris Hoffman. So, I think everything would be revolving with Chris Hoffman. Nga, this is the journey for both these guys for a shot at URCC Gold, and it starts tonight here in URCC Digmaan sa Davao City. Ito po ang ating tale of the tape. All right, for the official cage introductions, balikan natin ang ating cage announcer, the Dr. Ramon Jalcita. This is our main event of the evening. Let's introduce right now our fighters in the cage. Fighting out of the blue corner, he weighs in at 182 pounds. He stands 5 feet 6 inches. His MMA record, 1 win, 1 loss. Representing Camp Vallega, please welcome Mark Gatmaitan! His opponent, fighting out of the red corner, he weighs in at 198 pounds. He stands 5 feet 5 inches. His MMA record, 10 wins, 5 loss, 1 draw. Representing Elorde MMA, give it up for Kaloy, the bad boy, Maduria! Our third man in the ring when the action begins is referee Joey Lepitin. Okay, you guys know the rules, huh? Headbutts, no groin shots, the back of the head, no spine. Okay. Guard the cage. Okay, I want protect yourself at all times. Listen to my commands at all times. Touch gloves. Okay, back to your corners. Nakarating na po tayo sa ating main event dito sa URCC Digmaan sa Davao City. Ito ay hatog sa inyo ng ABS-CBN Sports in Action. It is the bad boy, Kaloy Baduria kontra kay Mark Gatmaitan. Bakbaka na! Wala agad ang mga suntok itong si Batboy Kaloy Baduria. These are explosive bombs na pinapakawalan ni Baduria. Oh, nice left there by Gatmaitan. At mabilis sa nagtrabaho dito si Kaloy Baduria. Ito, agad siyang lumakad papunta dito kay Gatmaitan. And I think he's feeling out kung anong klaseng power yung bound nito ni Gatmaitan para masabayan ito si Kaloy. Ang tingin ni Gatmaitan kay Kaloy, kanyang idol at isang halimaw. Pero isasatabi muna ni Gatmaitan ang kanyang admiration dito kay Baduria sapagkat gusto niyang manalo sa loob ng URCC cage. So far, ito medyo mabibigat din itong mga suntok ni Gatmaitan. At nawala yung bait ni Gatmaitan na ating nakita sa weigh-in. Nakikita natin yung angas sa kanyang mata. Good combination there. At nag-usap sila. Nagtanungan kung okay ba. Giving a thumbs up. Ito namang si Kaloy Baduria. Itong si Kaloy Baduria, hindi na tayo nagugulat na kaya na tanggapin yung mga suntok nitong si Mark Gatmaitan. Kasi ibang klase rin yung mga tanggap niya kay Chris Hoffman, Kaloy Baduria. He's striking, he's seeking and destroying. Itong si Mark Gatmaitan, seek and destroy mode para kay bad boy Kaloy Baduria. Gatmaitan backpedaling. Medyo naramdaman niya yung lakas itong si Kaloy Baduria. But he needs to be composed, Anton, kasi medyo mabigat sumuntok itong si Baduria, so kailangan kumpulta. Oh, isang kanan! Right there. Tumba si Mark Gatmaitan. Oh, left to the body mula kay Kaloy Baduria. Medyo wala sa footing dito si Gatmaitan, kaya nahihirapan siyang magpakawala ng suntok. Nice combination there by Kaloy.
Panay kaliwa ang binabato nitong si Caloy Baduria. Ayun yung kanan. At napapangiti itong si Caloy Baduria. Ito ang gusto ni Caloy Baduria. Oh, a big right hand by Baduria. Masyado nang open yung mukha nito. Bagsak si Garmaitan. Bagsak na naman. Tinawag na ni Ref Joey Lepiten. Matapos na ang laban. The legend, Caloy Bad Boy Baduria, reigns supreme sa URCC Digman sa Davao City. Ito yan, Mark Gatmaitan can come back and idolize itong si Caloy Baduria after this fight. I mean, he wasn't shy na ibigay. Ayan, makikita mo naman yung pinakawalan niyang kaliwa. Pero yung style kasi ni Caloy, Anton, makikita mo, ayan, tuloy-tuloy siyang umaabante. So, nahihirapan itong si Gatmaitan kumuha ng pwesto. At sinabi nga ni Caloy Baduria, marunong siya magtago ng panga. At yun ang kanyang pinakita dito sa bakbakan na to, Theo. At let's see kung ano pang pwedeng or ano yung nabigay pa nitong si Caloy Baduria para bumigay itong si Gatmaitan. Dahil medyo mabigat na yung mga kombinasyon. Let's wait for the official announcement. Makakasama syempre ng ating winner, si Anton Rojas. Kasama ko ngayon ang isang alamat sa larangan ng Philippine Mixed Martial Arts, Caloy Bad Boy Baduria! Caloy, nung huli ka naming napanood, na-injure ang iyong kanang balikat. Ngayon, ikaw ay nagbabalik dito sa URCC cage at ikaw ay nagtagumpay sa pamamagitan ng isang mabigat na knockout. Ano masasabi mo? Pasalamat ko, nag-outro. Ay, bumalik na po itong laban. Mga taga-Davao, kung may ulit dito, babalik ako dito. Maraming salamat. Dagan sa ayon, salamat sa iyong tanan. Caloy, bago mo na knockout, si Mark Gatmaitan, natamaan ka ng isang left hook. Ano ang dumaan sa isip mo nung nasa pool ka? At gano'n ba kalakas yung tinanggap mong suntok? May yung kaliwa niya, nagulat lang ako. Pero kaya ko naman kaya kumuti ko na yung mukha ko eh. So my offense is my defense. Bako sila matitira matitira. Caloy, sigurado ako na marami ang nag-iisip nito ngayon. Ano ang gusto mong mangyari sa iyong susunod na bakbakan dito sa URCC? Gusto ko ulit mag-champion. Kahit pa paano. At the age of 36, malamang pa rin ako. Caloy! At sa pagbabalik namin, your wrap-up na namin ng isang eksplosibong event na to sa Davao City. Isa na namang maaksyong gabi ng bakbakan ang ating napanood dito sa pagtatapos ng URCC Digmaan sa Davao City. Grabe, Theo. Halos lahat ng ating mga undercard fights nagtapos sa first round. At wala talagang laban nag-disappoint. Basically, Manila called out Davao and Davao delivered.
Yun nga nangyari sa co-main event kung saan hinamon ni Carlo Laurel ang mga mandirigma na tubong Davao at ito ay sinagot. Ang hamong ito ni Carlo Laurel ay sinagot ni Dennis the Menace Quinonero at siya ay nagtagumpay sa pamamagitan ng unanimous decision pagkatapos ng tatlong rounds. Napakaganda ng pinakita ni Dennis kasi pinakita niya na well-rounded siyang fighter, hindi lang siya striker like we all knew. Diba? Sinabi niya na nag-aral siya ng ground game niya at pinakita niya sa defense, sa ground game, tapos yung prowess niya pagdating sa striking, ang ganda. At pinatunayan ni Dennis Quinonero na hindi naiiwan ang Philippine MMA dito sa Davao City. Oo, kita naman natin yung not short of talent ang Davao pagdating sa mixed martial arts. And speaking of talent, we saw one of the most talented fighters and most decorated and recognizable faces sa mundo ng Philippine MMA na magpakitang hilas muli sa ating main event, si Caloy Bad Boy Baduria. Pinahinto ang laban, ni knockout si Mark Gatmaitan sa opening round. Basically, hindi niya pinaporma itong si Mark Gatmaitan. Si Mark Gatmaitan, pinakita niya na meron siyang lakas. Although ang problema, ang lakas din ng pangan itong si Caloy Baduria. So, what Caloy Baduria did, nagmarcha lang siya paunahan. Hindi na nakasuntok ng maayos si Mark Gatmaitan kasi hindi niya makuha yung pwestong gusto niya. So, pagkatapos nun, pinaulan na siya ng strikes itong si Caloy Baduria. At nakausap nga natin si Caloy pagkatapos ng laban at sinabi niya gusto pa niya maging kampyon dito sa URCC. Ano naman kaya ang iniisip ng light heavyweight champion na si Chris Hoffman? We would have to wait kung kailan natin or kung kailan tatanggapin ni Chris Hoffman yan. I'm sure he won't shy from a challenge. At yun, antayin lang natin kung kailan ulit maghaharap yung dalawang higante sa cage. Well, it's been another successful night of fights. A great night for Philippine MMA and we congratulate Professor Alvin Aguilar for a great event dito sa Davao City. Oo, sana sa susunod na bisita namin ulit sa isang malaking probinsya, ganito rin ka-warm yung welcome natin. Exactly. Kaya naman sa ngalan ng lahat ng mga bumubo ng ABS-CBN Sports in Action, aking partner na si Tio Castillo, ako po ang inyong lingkod, Anton Roas, nagpapaalam hanggang sa susunod na bakbakan dito sa Universal Reality Combat Championship. Tapos natin referee.
Samurai, Carlo Laurel. Pag ito, mga kalaban mo, isang halimaw na katulad ng nakaharap na rin. Oh, Kaloy Baturi.